Kamusta mga sisi, mga beshi, at mga mamsi, o meses, saka pa, alam ko nanonood ka sa akin. Namiss niyo ba ako? Hindi ako nakapag-vlog kanina ng aking daytime routine. Marami ko si ginawa maghapon. As in, andami. Andami-dami kong kinain. Alam niyo ba? Pag-isip-isip ko, ilang linggo na ang lumipas. Sunday ba? Na hindi na tayo nakakapunta ng simbahan. Kayo ba nakapunta na ngayon? Pagsimba na ba kayo? Kasi hindi na ako nakapagsimba. Pero syempre, hindi ko naman nakakalimutang magdasal at magpasalamat sa kanya. Anyway, magto-toner muna ako. Toner muna ako. Tatulitin ko. Yan. Yung ginagamit. Matutulog na lang ako. Naka-blazer pa. Syempre. Pang ano rin yun, no? Pang get up. Medyo malaki. Mas malaki na ako. Toner muna tayo. Kayo naman, kamusta maghapon nyo? Nakanignan lang ba kayo ng misa? Nag-open na lang ba kayo ng Biblia? Nag-meditate man lang ba kayo? Siyempre, may mga kanya-kanya tayong way para mag-worship kay Lord. Sa bawat ginagawa natin, isipin natin, ina-worship natin siya. Diba? Kasi lahat naman ng meron tayo ngayon, ang bagay na nakikita natin, siyang reason, siyang nagbigay sa kanya lahat. Kaya huwag natin kakalimutan magpasalamat sa kanya. Ano mang bagay na kinuha sa atin, wala sa atin, okay lang yan. Hindi naman talaga sa atin. Ba? Ako kasi, iniisip ko rin yung mga bagay na nagagawa ko, yung mga pagkakamali ko sa buhay. Bago ako matulog, may meditate ako. Kasi diba, busy tayo maghapon, minsan, kasi nauna pa natin kung ano yung kakainin natin, pagising natin, kung ano yung kakainin, ano yung ulamin, yung mga problema, mas nauna natin, lalo na ngayon, dumating na yung mga bills, ng kuryente, ng tubig, maraming nasya-shock sa mga bills ngayon, maraming nag-worry. Naalala, syempre matagal tayo na staff na wala ng trabaho, tapos ang daming bayarin, diba? Ang daming kailangan gastos yun. Ang dami ko ng white hair, hindi na natatago. Pero syempre,
natin masyadong mga pag-iisipin. Hindi naman tayo bibiglain ni Meralco, hindi naman tayo bibiglain ni Maynilad, Manila Water. Sa boarding house natin, apartment, papakipag-usapan naman sila. Yung kaya lang muna natin. Actually, ako rin naman, iniisip ko rin yan kung paano. Siyempre, dalawang bahay ko yan, binabayaran ko. Yung sa mga nanay ko, tsaka dito, sa amin, sa akin, sa boarding house. Kahit di ako nauwi ko, siyempre, kailangan ko bayaran. Obligasyon ko. Hindi yung mga gamit ko. Kailangan din naman ng may-ari ng bahay yung pera na ipabayad namin. Meron din silang pinagkakagastos. Meron din silang binatumaran. Yung situation talaga yung bayaran. Talaga nakapakiusapan yun lang. Sa pag-uusap naman yun. Basta huwag natin i-pressure yung sarili natin. Huwag natin pilitin yung sarili natin sa mga bagay na hindi natin kaya. Diba? Yun ang balita sa inyo. Kwentuhan nyo naman ako. Busy lang talaga ako mag-apon. Bukas work-work na naman tayo. Mga beshi. So, mag-iingat kayo bukas lang sa mga papasok sa trabaho. Huwag kakalimutan mag-face mask. Kung may face shield kayo, mag-face shield kayo. Yung lahat ng mga paraan na pwede natin paggamitin para makaiwas tayo sa virus, gawin na natin. Basta ang matinding sandata natin, yung dalangin, syempre. Dasal muna tayo bago umalis ng bahay. Punta sa mga kanya-kanyang trabaho. Yan, masyado na atang nalilibang kung maglagay ng cream. Kanina, daytime. Pag-apply naman ako, hindi lang ako nag-vlog kasi. Marami lang talaga ako naisip na gawin pagkabala dito sa opisina. Siyempre yung binibigay sa akin ng boss ko na company ko na malasakit. Kailangan ibalik ko rin siyempre yun. Papasalamat ako, di ba? May trabaho ko. Hindi ako nahihirapan ng pauwi-uwi sa bahay. Maglakad pa uwi. Kasi inalaw kami na mag-stay in dito. Malaking bagay na yun. Malaking tulong na yun. So, ibalik naman natin yun, di ba? Pag ganun. In return, kung ano ba yun, pwede nating maibalik naman. Mag-give and take lang. Hindi yung kabig lang tayo ng kabig. Di ba, mga beshi? Kailangan natuto tayong magbalik. Hindi dahil tinulungan tayo. Kailangan tulungan din natin sila. Hindi ganun. Ito mga ano kaya yung nasa puso mo na ano na
nag-overflow lang yung gratefulness mo. Kaya happy ka na. Pagsilbihan din sila. Silbihan din yung company mo, tsaka yung boss mo, kasama mo sa trabaho. Ganun. Ako kasi ano eh, mas masaya ako na may napapasaya ako. Yung alam mo yung feeling na jackpot ka kapag yung may nakita kang tao na masaya dahil ikaw yung naging dahilan. Kumbaga naging bahagi ka na kasaya nila. Yung ganun feeling. Thank you nga pala sa sponsor ng Blazer. Sadya na, kasi nakapantulog na ako. Tulog na kasi talaga ako. Parang pwede na itong pamasok bukas. Ganito na lang mga beshi. Every Sunday, invite ko kayo na mag-praise and worship tayo. Kaya salamat tayo sa kanya palagi. Every Sunday, invite ko kayo na mag kahit isang scripture lang siguro sa Bible, mag-share lang sa inyo. Kahit short lang, malaking bagay yun. Makakatulong sa atin para yung soul natin, napapakain din natin, hindi lang yung dyan natin yung nagugutom. Siyempre yung kaluluwa din natin. Meron tayong kaluluwa, maniwala ka nun. Maniwala. Kaluluwa tayo. Pansin mo minsan, yung nyari, meron kayong nakabangga, yung galit na galit kayo. Tapos, kapag nailabas mo na yung galit mo sa kanya, after that, parang nag-guilty ka, diba? Nandun pa rin yung pusong pagiging Christian. Godly. Kasi kung wala ka ng konsensya, nakakatakot na yun mga beshi, mga sisi. Ang takot na kayo dun. Dapat minamahal natin yung kapwa natin kahit lang pa sila kasama. Nandun na yung nagagalit ka, naiinis ka, nagtatampo ka. Pero yung to the point na gusto mo na siyang matigi, wala. Ba't yun? Tama na yung mailabas mo lang, yun ang nice way, inis mo. Sinaalala ko dati, medyo bata-bata pa ako. Sama din ako magalit, pero pinagsisiyang ko naman na siya ngayon. Marami. Araw-araw naman, ano, every day is another day. Pagkakataon na magbago ka. Itama mo yung mga pagkakamali mo. Pagkakataon naman. Hindi pa naman huli yung lahat. Ba yan? Nauwi na sa ganitich yung pag apply ko ng ano, ng sowi ko. Pero syempre, di ba, para hindi rin kayo naiinib, kailangan kwentuhan ko rin naman kayo. Basta mga besh, yan mo. Keep in touch lang. Sama-sama tayo. Kung sa inyo, may problema kayo. Kailangan ko wag lang pera. Kasi wala rin akong pera. Ano lang, siguro masaya lang ako kasi kahit yung material na bagay wala ako. Hindi nga naman ako pinababayaan. Healthy naman. Healthy ko kayo. Ang dami ko laging pagkain. Ang daming blessing. Daming pagkain. Kaya ako na nabahan ng ganito. Hindi ako pinababayaan. Kahit wala akong mga pambili.
Papa. Di naman sa nagiging patay gutom mo. Alam mo yun, kasi ako yung tipo ng tao na hindi ko tinatanggihan yung blessing. Blessing mo yun. Yung bibigyan ka ng pagkain, tapos tanggihan mo. Tapos, minsan, yung iba nakikita ko, pag di nila feel, di nila gusto yung pagkain, itatapon. Pangit yun. Dapat, maging grateful tayo palagi sa mga bagay na tatanggap na natin sa mga nangyayari. Kasi may mga dahilan yun. Niwala kayo sa akin. May mga dahilan lahat ng mga bagay na nangyayari. So, paano mo, Beshi? Ingat kayo bukas, ha? Tulog na tayo. Medyo inaantok na din ako. Inaantok na ako, promise. Pray kayo palagi. Ikalimutan mo pa salamat. Yun ang guidance kay Lord. Dasal natin yung mga mahal natin sa buhay. Kapag nakaramdam kayo ng kalungkutan, lapit lang kayo sa kanyang isalita. Okay? Hindi nyo naririnig yung sinasabi ko. Problema nyo na yun eh. Samahin na talaga yung boses ko eh. Gagawa. Ayoko naman sumigaw dito na parang hindi naman na normal. Hindi na ako yun. Pag sumigaw kasi ko, isa na ibig sabihin ng pag malakas na yung boses ko, galit ako na. Doon lang ako. Yun lang talaga yung napapalakas yung boses ko pag nagagalit ako. Yun lang, sige na yun. Hindi ko talaga eh. Kailangan nagpapaliwanag pa ako palagi sa'yo. Sige, bye-bye na. Good night. Pray. Bye. Pink or black or white, I could be every color you like.